Ikasiyam ng Mayo, Huwebes, sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang pwedeng lumapit sa akin kung hindi siya ihahatid ng amang nagsugo sa akin. At ako ang magbabangon sa kanya sa huling araw. Nasusulat sa mga propeta. Tuturuan nga silang lahat ng Diyos. Kaya ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lumalapit sa akin. Wala ngang nakakita sa Ama liban sa kanya na galing sa Diyos. Siya ang nakakita sa Diyos. Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, may buhay na walang hanggan ang naniniwala sa akin. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain nga ng mana sa ilang ang inyong mga ninuno at nangamatay pa rin. Narito naman ang tinapay na pumapanaog mula sa langit upang huwag mamatay ang kumain nito. Ako ang tinapay na buhay na pumanaog mula sa langit. Kung may kakain ng tinapay na ito, mabubuhay siya magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, alang-alang sa ikabubuhay ng mundo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, alang-alang sa ikabubuhay ng mundo. Walang halong pagdududa na talagang si Kristo mismo ang ating tinatanggap sa banal na komunyon. Hindi ito isang paglalarawan o simbolo lamang, lalong hindi ito isang palabas lamang. Si Jesus mismo sa anyong tinapay ay tunay na pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang kakulangan ng pagkain ay dahilan ng pagkamatay. Gayun din ang mangyayari sa ating kaluluwa kung hindi ito tumatanggap ng biyaya ng Diyos. Buhay ang katumbas ng pagtanggap kay Jesus. Kamatayan ang pag-iwas sa Kanya. Pagsasagawa, napapansin mo ba ang dulot na lakas ng banal na komunyon sa buhay mo? Kung matagal kang hindi nakatatanggap nito, ano naman ang nararamdaman mo?